Yan, kasi ako talaga pag nabalita ako, no, may parating na lindol o ganyan, ay, ingat ako ah. Lalo pag sinabi mga ganun, ay, ingat talaga ako. Diba? Kasi I care myself eh. Mahal ko sarili ko eh. Bakit ako mapapatalo sa takot lang? Biro mo, isipin mo. Ito si Madam Rudy, dapat ipasok mo ito sa mental kasi umang pinagpo-post, natatakot na kami kahit ako di makatulog. O kahit ako takot na takot na. Bakit ka ba takot? Post lang yan. Di pa nangyayari yan. It's awareness mo yan. So isipin mo, kung nagpapanik ka na sa pagbasa ng post ko, kung nagpapanik ka na, nagpapanik ka na pala sa mga naririnig mo sa mga, sa page ko, so ibig sabihin pala, eh, I think kailangan, ikaw may kailangan na mag-mental kasi post pa lang, takot ka na. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang apat na probinsya na bibigyan ng babala sa mga hayop na nasa kanilang paligid sa isang napipintong panganib. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Davao Jensan or Mok Zamboanga Vision. Ito ang mga lugar na kung saan ang mga hayop na nasa paligid nyo ay nagbigay ng babala na kung uunawain mo ay may kahulugan. Hindi kasi lahat ng biyaya ay isang biyaya talaga. Itong mga lugar na ito ay makakaranas ng matinding pagyanig at madalas nagbago ang kulay ng kanilang langit. Sa vision ko, hindi lahat ng laman dagat na makikita nyo sa dalampasigan ay agad nyo itong kainin, patay man ito o buhay. Dahil sa vision ko, isa o dalawa sa mga lugar na aking sinasabi ay nasawi dahil sa pagkain ng laman dagat kahit ito ay buhay ng inyong dinampot. Isang klase ng bakterya na kung saan ay agad nasawi ang makakakain nito. Zamboanga, Davao, Jensan, makakaranas kayo ng pagyanig ng lupa. Makakaranas ang mga lugar na ito, maulan man o mainit, ay may maguguho na lamang bigla. Zamboanga, may maingat din sa karagatan. Kung sakali kayo ay lalayag upang aksidente ay maiwasan. Davao, may maingat sa pagmamaneho, lalo na sa agdaw, upang aksidente ay maiwasan. Davao, maging maingat sa apoy dahil may nakakita akong dalawang sunog na malaki. Ngunit ang isa ay palengke ang masasunog. Jensan, makakaranas kayo ng paulit-ulit na pagyanig na siyang dahilan ng napinsala ang isang tulay. Ormok, ito ay mangyayari pa lamang. Iwasan ang basta kumain ng isda nang sa ganon hindi ito magbigay sa inyo ng matinding problema. Isang klase ng isda na kung saan lalapit ito sa dalampasigan. Huwag nyo itong saktan. Isang klase ng laman dagat na kung saan masasabi nyo sa sarili ninyo na hindi ito kilala dahil bago lang ninyo ito nakita. Magmaingat dahil ito ay nagbigay ng problema sa ating mga kalusugan. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.